a most beautiful episode na ang Panginoong Jesus po ay nakapako sa krus at malapit ng malagutan ng hininga, meron siyang ginawang napakahalaga. Mahalaga sa kanya, mahalaga sa mga taong kasama niya noon, at lalong mahalaga sa atin ngayon. John 19:26-27. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour, the disciple took her into his own home. And may the Lord add blessing to the reading of these very powerful two verses. Noong ang Panginoong Jesus ay naghihirap, nauuhaw, inaapoy ng lagnat dahil sa nangyaring dislocation of his joints, nagdurugo, nagdurusa, nasa init ng araw, nahihirapan, anong kanyang naalala? Ang kanyang ina na si Maria. At nasa kanyang paanan, habang siya ay nagdurusa, ay ang kanyang minamahal na alagad na tinuturing ng iba na walang iba kundi si John, the Beloved, because most of the time, he is called the Beloved. Although in these particular verses, no name was given, but any reading of Scripture will give that inevitable conclusion that it was John. At nandun din si Maria na kanyang ina, who at that time must have been at least 50 years old. When the time Jesus was crucified, he was about 33. And if Mary got married at 17, which was the tradition during her time, she must be around 50 by now. If she married later, then she must be older when the Lord was crucified. But even at 50, she was already very old by ancient standards. Noong unang panahon po, ang mga tao halos ay malnourished. Napaka-oppressive ng colonial system. Heavy taxation. All the produce of the people were being taken by the government, by the local king, and in the case of Israel, even by Rome, who was a colonizer over their local kings. So maraming kumukuha ng kayamanan ng bayan, walang halos natitira sa mga tao. Maraming sakit, bihira ang nakaka-afford ng magpagamot, maraming mga karamdaman, maraming gyera, maraming nasusugatan na hindi naman naooperahan, hindi nagagamot. So, mahirap ang buhay. In other words, kaya kung buhay ka ng 50, parang matanda ka na nun. Marami hindi umaabot ng 30 o 40 na mamatay na. So, by any standard, especially by the standards of her time, Mary was already old. Ngayon kasi yung 50, nag-snowboard pa, no? Nag-disco, nag-text. Hindi nagpapahalata o kaya hindi naman halatang old, pero noon halata na yon. So Jesus was a very responsible son. He was about to die and yet he was thinking about his mother. He entrusts the care of his aging mother to his beloved friend and disciple, John. Immediately, what are the lessons from Jesus? Kasi marami. Agad-agad matututunan natin, sons, daughters, are to take care of their parents at old age, especially. It is a holy covenant. It is an unwritten contract. Parents give their best to their children when the children are too young to take care of themselves, and parents are in their prime, in their youth, to do the taking care of the children. But then that reverses. The parents become old, they become too old to take care of themselves. And the young people, the children are now in the prime of their life, nasa katanghaliang tapat ng kanilang buhay, para sila naman ang magsukli sa ginawa ng magulang at sila naman ang mag-alaga. It is a very important unwritten contract from generation to generation. It gives order to life. It gives order to the universe. Kaya naman, bukod sa talagang mahal ng mga magulang ang mga anak, kaya buong-buong puso nilang naibibigay ang lahat-lahat, todo-todo, walang ipinagkakait. Kasi meron namang covenant na pag dumating ang panahon na hindi na nila kayang alagaan ang kanilang sarili, lalo't hindi nila na ipag-impok, na ipagtipid ang sarili dahil ibinigay lahat sa anak, there is a covenant that the children would take care of them.
Pag nasira ang usapan na yan, mga kapatid, nasisira ang lipunan. Anong nangyayari? Ang mga magulang ay magiging makasarili? Sabi lang, baka naman hindi ako alagaan ng anak ko, baka naman hindi ako lingapin, baka hindi ako man lamang pansinin. Ang mangyayari, magiging selfish ang magulang, hindi ko nga ibibigay lahat sa anak ko. Magtitipid ako sa sarili ko. Magtatabi ako, hindi ko ibibigay sa kanya lahat para alagaan ko ang sarili ko kung dumating ang oras na hindi naman niya ako alagaan. Pag nangyari naman yon, yung bata, mararamdaman niya na habang lumalaki siya, hindi naman talaga ibinigay ng magulang yung best sa kanya. Kaya ang mangyayari, magiging selfish din siya. Pag kumikita na siya, kanya na lang. Pag nagkaasawa siya, kakalimutan na yung magulang. At pag tumanda, hindi niya alagaan because the contract is broken. And in many advanced and materialistic societies, that is now the case. Parents don't send their kids to school. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mo mag-aral. People don't spend so much for their children. The children take care of themselves. So, pag sinabi mo sa anak mong, anak, put your shoes off my sofa, mommy, this is my sofa now. Nakita nyo na yung commercial na yun. Walang kakwenta-kwenta yung values na itinuturo. Komo nakaka-afford ka na maghulog ng kondo mo na mumurahin? Hindi ka na pwedeng pagsabihin ng magulang. Hindi ka na pwedeng ituwid dahil may sarili ka ng kita. And exactly, that's the appeal of that commercial. It appeals to the rebellious nature of children. Naiinis sa nanay na nagpapalinis ang bahay, nagpapaganyan. So sabi, ang moral lesson, humiwalay ka na sa nanay mo, maghulog ka ng kondo namin. It's a very negative value na dapat i-protest ng lahat ng may mga respeto para sa pamilya. But going back to the issue of mother and children, father and sons, mother and daughters, 1 Timothy 5:4. But if a widow has children or grandchildren, they should learn to serve God by taking care of her as she wants to care of them. This is what God wants them to do. So isang napaka-taas na uri ng relihiyon, ng pananalig, yung maglingkod sa mga matatanda, lalo't magulang mo o lolo't lola mo. Sabi, ito ang paglilingkod sa Diyos. Ito ang paglilingkod na dalisay, hindi yung mga laging nasa church, ang haba-haba ng mga daldalan, kwentuhan, fellowship, tapos nane-neglect na ang magulang, nane-neglect ang asawa, nane-neglect ang mga dapat alagaan sa bahay. Tapos sasabihin nila, eh kasi ministry. Diba? Sabi nga, you want to learn to serve God? Take care of your parents. Of course, it applies to widowers also. Hindi lang laging widow. Sa New Testament times kasi, yung mga babae talaga, wala naman silang sariling hanap buhay, walang sariling savings, walang sariling anino. Kaya mas mahigpit ang pagtuturo na alagaan sila. But as times change, both men and women now share almost the same roles. Kaya mga tatay o nanay, itinuturo ng 1 Timothy 5:4, dapat alagaan, yan ang assignment ng Diyos na ibinibigay sa mga anak. But primarily, especially in Israel, it's the sons who do this. It's the sons who take care of their mothers, not or more than the daughters are expected. Magtataka kayo, bakit inihahabili ni Jesus si Maria sa kaibigan niya na lalaki? May mga babaeng anak naman si Maria, Matthew 13, 55-56, na ang mga tao ay nagtataka tungkol kay Jesus, sabi nila, isn't he the son of the carpenter? Isn't Mary his mother? And aren't James, Joseph, Simon, and Judas his brothers? And don't his sisters still live here in our town? So may mga kapatid siyang babae, pero bakit si Jesus ang nag-iisip tungkol kay Maria? But sukdo lang ibili niya sa kaibigan niya at hindi sa mga kapatid niyang babae? Because it was the duty of the sons, especially the eldest sons, to take care of their parents. Parang yung mga tradisyon ng mga Chino na nakikita natin ngayon sa mga Chinoy around us, yun ay mga Filipino-Chinese, ang talagang matatanda doon titira sa matandang anak na lalaki pag nag-asawa. At tanggap ng manugang na babae na role niya yun, pag ang napangasawa niya, yung panganay na lalaki, mag-aalaga siya ng biyanan. That's how Chinese civilization continued for thousands of years. Merong social fabric na nape-preserve when these traditions are preserved.
Now, what were the reasons why sons should lead in taking care of their aging parents? Bakit mas ang pananagutan ng mga anak na lalaki kaysa babae? Because usually, they are the major breadwinners. Kadalasan, hindi naman lagi ngayon dahil nababaliktad na nga ang society, pero kadalasan, mas ang kumikita ay yung lalaki o mas malaki ang kinikita niya. Hindi lagi. Pero pagka kasi ganun niya, kadalasan yung umiiral, therefore, kayang-kaya niya mag-alaga ng magulang dahil siya yung kumikita. Yung asawa niya, hindi magre-reklamo. Total, ito namang lalaki ang kumikita ng malaki. Nababaligtad kumisan niyo sa Pilipinas kasi kumisan yung babae ang malaki ang kita o kahit hindi man, siya ang may hawak ng budget. Siya ang may power. Kaya nahihirapan tuloy yung lalaki na itira sa kanyang bahay yung magulang niyang matanda kasi yung asawa niyang babae, kumisan maramot. Eh yun ang may hawak ng budget. So usually, it is the men who earn more, therefore the responsibility to take care of their parents reside in the men. Mas madali sila magbigay sa parents kesa sa kong daughter. Kasi yung daughter, kung hindi malaki yung kita niya, kailangan pa niyang kumbinsihin ang husband para gastusan itong mga magulang niya na bienan lang nung husband niya. Kung hindi niya makonvince, kailangan pa niyang kupitan yung asawa niya. As what happens in many households. Para lang niya matustusan ang magulang. Ngayon, bakit nababaligtad sa Pilipinas? Kasi women usually ang treasurer sa atin. Kaya nagkaka-conflict madalas ang biyenang babae at manugang na babae. Lalo't ayaw magbigay ng manugang na babae sa biyenan. O kaya lalo't yung biyenan ay nalilimutang siya ay tapos na yung kanyang reign as reina ng bahay ng asawa niya. Nasa bahay na siya ng anak niya, hindi niya matanggap na yung manugang niya ang reina doon. Pero dapat tanggapin kasi talagang yun ang katotohanan. Para walang conflict. Ang malungkot, lalo sa Pilipinas, kadalasan pabaya ang mga anak na lalaki. Iniaasa na lang sa mga kapatid na babae ang pag-aalaga sa mga magulang na para bang siya na lalaki hindi isinilang ng kanyang ina. Na para bang hindi siya pinalaki, pinakain, pinag-aral, parang yung mga kapatid lang niyang babae ang inalagaan na i-assign na niya ngayon sa mga kapatid niyang babae ang pag-aalaga. May pananagutan lahat ng anak kasi lahat kayo ipinanganak. Lahat kayo pinakain, pinalaki. Hindi pang babae lang na trabaho yan. At kung ang mga asawa niyong babae ay ayaw mag-alaga sa biyanan niya na ina niyo, turuan niyo ang mga asawa niyong babae. Lumagay sila sa lugar. Hindi katulad ng mga nangyayari sa mga maraming Pilipinong lalaki pag nag-asawa, nawawala na ng disposisyon. Yung babae na lang nagpapaandap ng lahat. Napupwera ang biyanan, napupwera ang mga in-laws. Pag masama ang ugali ng babae, na 80%, ganun. May reklamo kayo? Di ba totoo? Napapabayaan yung mga biyanang babae, yung mga biyanang lalaki. Tapos yung pamilya ng babae, yun lahat ang namiminana at nagpapasasak ng mga underground na bigay. Totoo o hindi? Gusto nyo ipa-NBI ko kayo? Totoo, unfair, and it's bad. It's evil. You must be good to your mother-in-law. Whether or not she's good to you. Yung ipinanganak niya yung pangasawa niyo, pinalaki niya, binigyan niya ng best, na-earn na niya yung right hanggang kamatayan sa inyong respect. Entitled na siya sa pension niya hanggang 1,000. Hindi dapat agawa ng asawang babae yung biyena niya ng debosyon, ng pagmamahal ng lalaki. Marami naman kasing lalaki pag nag-aasawa, nababaliw. Nalilimutan na yung magulang. Hindi niya napapansin, pag birthday ng biyana niya, nandun sila buong pamilya, pero pag birthday ng nanay niya, masakit ang ulo ni Mrs. Masakit ang paa, masakit ang puson. Basta absent siya, yun ang ending. Dapat kayo makahalata at huwag niyong ipapaapi ang magulang sa asawa. Ganon din naman, huwag ipaapi yung asawa sa magulang. May mga misa na magulang talaga. In-laws from hell. Meron talagang ganon. Maniniwala ka talaga may impyerno pag nakita mo yung biyana mo. Pero bihira yun. Madalas ang may problema yung manugang. Hindi siya nag-a-adjust. Hindi siya nagre-respect. Pero inaakala kasi ng maraming anak na lalaki, pangkapatid na babae lang nila yung duty. Hindi yung totoo.
Kadalasan din, kaya nagbubulag-bulaga na lang yung lalaki kasi alam niya yung asawa niya, yung wife niya, unwilling or half-hearted ang manugang na babae. Kaya nagbubulag-bulaga na lang si lalaki para huwag sila mag-away ng mga asawa. Pinapaubaya na lang sa mga kapatid ang pag-alaga sa mga matatanda. Wife, let even help your husband do his God-appointed duty to take care of his aging parents. Huwag kayong maging hadlang para maging mabuti siyang anak. May Diyos na nakakakita ng lahat. At Diyos ang nag-utos na ang mga magulang ay arugain, alagaan. Hindi naman sinabing kung mabait lang sila o kung best lang na ibigyan nila sa kanilang mga anak. Basta magulang, tatanaw ka habang buhay. There's another reason why more is expected from sons, because usually, sons get the most from their parents. Lalo sa mga makalumang lipon na nung araw, ang pinag-aaral lang, anak na lalaki, yung babae hindi. Mas maraming napupunta doon sa anak na lalaking gastusan. Pagka yun ang ikakasal, todo. Pag yung anak na babae, halos hindi na ginagastahan ng magulang. So, natural lang ngayon na yung mga anak na lalaki, mas marami kayong tinanggap, mas marami kayong ibigay. To whom much is given, much is required. Of course, there's another lesson from Jesus. Sons and daughters who cannot take care of their aging parents should entrust them to reliable, dependable, able, and caring persons. Which was what Jesus did. Dapat, kaya naman niya. Hindi naman niya ibibigay sa iba yung pananagutan na alagaan yung kanyang ina. Sa katunayan, kahit saan nagpupunta si Jesus doon, kasama naman itong mga babaeng ito. Kaya lang, anong mga gawa niya ay nakapako na siya at malalagot ang hininga. So, inihabilin niya sa kaibigan. John is believed to have been rich or at least comfortable sa kanyang buhay. At kung di man ganun ka-comfortable, at least dependable, pwedeng paghabilin na ng ina. More than that, John is known to be tender and expressive. He was very close to the Lord. John 13:23, one of his disciples, whom Jesus loved, was lying close to the breast of Jesus. This was during the what you call the Last Supper or the Lord's Supper, na magiliw ang kanyang pakikitungo kay Jesus, na isang magandang senyales na magiging magiliw din siya sa matandang ina na ngayon ay aalagaan niya. Kung hindi mo maibilin sa isang tao, busy ka, nagtatrabaho ka abroad, at matanda na talaga at kailangan ng care, aba, ibilin mo naman sa isang clinic, sa isang caring institution. Nung araw, negative ang tingin natin eh, doon sa mga home for the aged, akala natin parang itinapon ka na lang doon, pero ang dami niyang advantages. Kesa oo nga, kapilingan ng kanyang anak at mga apo yung matanda, pero maghapon namang walang kasama. Nung mabagok yung ulo niya ng 3 p.m., 8 o'clock na nung malaman kasi wala naman tao sa bahay. O kaya hindi naman talaga siya maalagaan ng todo. Kaya, puwera, dramang bukid. Most of the time, especially if they are unhealthy or even if they're sick, it's better that they are in home cares or in institutions where there are professional caregivers, where there are people who really check on them. Then, talagang bubuhusan mo na lang na maraming dalaw. Lalong-lalo kung wala ka. Alam niyo nung araw yung mga magulang, ang dami-dami nilang anak, gusto nila yon. Kasi gusto nila pag naghihingalusin at mamamatay na sila, nakapaligid ang lahat. Nandun ang mga apo, everybody. But now it's not a guarantee anymore. Kahit 5-6 ang anak mo, kumisa na sa abroad lahat. Ang uwian sa burol na. Kasi baka hindi ka naman mamatay, uuwi sila, sayang yung pamasahe, sabi ng asawa. Buhay pa naman ng nanay, ganyan-ganyan, di ba? So, kung kailan ka lang ngayon nakakabaok at saka mag-uuwi, isa lang uuwi nun, hindi rin uuwi ang asawa nun, kasi may job. Siyempre, sa nanay niya siya uuwi pag yung nanay niya namatay. So, yung dating kaayusan na 1,000 taon na umaandar, generation to generation, yung magulang aalagaan ng anak, yung anak aalagaan ng magulang, biglang naiba yun ngayon. Wala tayong paghahanda bilang isang lipunan, bilang isang kabihasnan sa ganitong mabilis na pagbabago ng buhay. Akala ng mga magulang natin noon, ganun din yung pag matanda na sila, mahihingalo sila, nakapaligid ang lahat kasi dyan-dyan lang nakatira sa banda-banda dyan. Pero hindi na ganun. At kung sakaling hindi ganun ang sitwasyon nyo, mga anak,
tiyakin ninyo na hindi kayo magkukulang sa by proxy na alaga. Ibig sabihin, ang remittance. Kung hindi nyo maalagaan ng diretsahan, ang mga magulang nyo, magpadala kayo ng pambagamot, ng pampadoktor, ng pagkain, gagastusin. Yun man lang. Eh, magampanan. Hindi yung kung sino na lang ang nataya, binagoong na siya doon sa pag-alaga sa magulang. Kumisan, itong kahuli-hulihang mag-asawa o tumira doon sa matandang bahay, siya nang ina mag-aalaga sa magulang. Lahat ng kapatid na nasa ibang lugar, ibang bansa, nasa ibang syudad. Akala mo mga konsino na, oh, inaalagaan ba ang nanay? Text pa ng text, oh, huwag papabayaan ang nanay. Pero hindi naman sila nag-aalaga. So pagka ganun, dapat ang ginagawa ng mga tao, magbakasyon kayo, mag-leave kayo from your work, mag-alaga din kayo isang buong linggo, isang buong buwan. Hindi yung konsino lang yung naka-assign doon. O ikaw ate, wala ka naman trabaho. Ining, wala ka naman trabaho. Ikaw na lang mag-alaga sa nanay. Tapos siya na lang, hindi na siya makapaligo. Wala na siyang magawa sa buhay niya. Mag-alaga na lang. Hindi naman siya makareklamo dahil magmumukha siya masama. Pero sa kalooban niya, siyempre, nagre-reklamo din yun. Ayaw lang pahalata. Hindi dahil nagre-reklamo siya sa pag-alaga, kundi nagre-reklamo siyang wala man lang siyang karelyebo. Pag isinilang ka ng magulang mo o inalagaan ka, pinalaki ka, pinakain ka, pinag-aral ka, may tungkulin ka. Pero masarap sana, huwag nating isipin na tungkulin yun eh. Pribilehyo na masuklian mo ang kabutihan ng magulang. Pribilehyo na ikaw naman ngayon ang magpapasyal sa kanya, dati ikaw ang pinapasyal. Ikaw naman ngayon bibili ng mga gusto niya dahil dati ikaw ang ibinibili niya. Any loving person would love to do that. And I don't think that you, people of God, will have to be convinced or coerced or forced to do that. We like to do that. But how much do we like it to the point of remembering it? O lagi din niya nilimutan dahil busy? Do we like to return our parents' kindness to the point that we will sacrifice? O iniisip mo na lang, sa isang linggo na lang, ako pupunta kay nanay, sa isang buwan, tapos bigla na lang natighok ang matanda. Doon ka na ngayon pupunta, tapos naglulupasay ka doon sa libingan. Gusto kang sipain naman kamag-anak nyo na alam na hindi ka nag-alaga, tapos nguy-nguy ka na nguy-nguy dyan. Diba? Kaya kailangan habang may pagkakataon, gawin na para walang pagsisisi. Because you can never tell. Ang mga magulang deserve our lifelong care. Another lesson from Jesus, make good friends. Magpundar ng mga relationships o kabuhayan para may maiwan ka sa mga dependents. Eh kung ang naiwan mo, kalaban, kaaway, utang, itong mga natirang patatanda, may bayarin patuloy. At marami mga tao, hindi sila nabubuhay in a responsible way, ang iniiwan pa utang. Ang iniiwan pa kalaban, ang iniiwan pa kahihiyan, matapos silang mamatay. Wala man lang paghahanda sa sarili, pag namatay tuloy, yung matandang magulang pa ang maghahanap ng malaking tupperware para maging ataol niya dahil wala silang pera. Alam niyo, ang responsableng tao, magpapakaresponsable ako, gagawa ako ng tama para yung magulang ko, huwag na mahirapan. Ilalagay ko sila sa lugar. So, John takes Mary home to take care of her. What lessons can we learn from John? Take care of your friend's mother. Or take care of your friend's mother. Yung naturingan, kung sino man yung mother na yun. Kung sino man yung dependent sa kaibigan mo, na biglang namatay ang kaibigan mo, kakayanin mo naman, patuloy mo silang tulungan. Especially, kung yung friend mo naging mabuti sa'yo. Proverbs 27:10, don't desert an old friend of your family. Other versions say, don't desert your father's friends. Kahit na wala na yung father mo, yung friend niya, patuloy mo pa rin igalang, patuloy mo pa rin tulungan kung nangangailangan. Kasi hindi mo naman alam kung gaano siya nakatulong sa sarili mong magulang na nagpalaki sa'yo. Hindi mo nga alam kung yung ipinangdugtong sa pag-aaral mo eh, pahiram o bigay ng mga kaibigan niya eh. So dapat, yung mga kaibigan niya, mamahalin mo rin. Especially if that friend is Jesus. Or if that friend is like Jesus.
May kaibigan ka na parang si Jesus, naglilingkod sa tao, sa kapwa, maka-Diyos, matulungin, at binawian siya ng buhay, kakayanin mo naman, tulungan mo yung mga naiwan niya. Yun ang ginawa ni John. Hindi naman sinabi ni John, ikaw naman kaibigan ko, hindi yung mother mo. Mga asawa, lalaki man o babae, kung si John inalagaan yung nanay ng kaibigan niya, bakit hindi niyo aalagaan ang nanay ng asawa niyo? Paki-explain. Kaibigan lang yon. Pero inalagaan niya yung ina, yung pang-ina ng asawa niyo. Kaya babae ka, kaya lalaki. Wake up. In fact, mas ikaw nga yung in-law, mas ikaw ang dapat magmahal, mas expressive, mas mapagbigay. Kasi, hindi naman kayo masama magkasama nung araw, eh, ngayon pa lang. So you make up for lost time. Lalo kung gumanda ang buhay mo dahil itong nga pang-asawa mo, ang ganda ng pagpapalaki ng magulang, pinag-aral, binigyan ng equipping, binigyan ng wings to fly. Ikaw ngayon ang nakasakay sa wings na yon. Dapat, lalo kang mas expressive pa kaysa doon sa sariling anak. Hindi ka na dapat na pilitin. Hindi na kailangan nagbibigay ka nga, pero masama ang mukha mo, tuloy yung asawa mo. Sa susunod, hindi ka nahihinga na magbigay sa nanay niya. Kasi, actually, dinidiscourage mo siya. By showing a sad face, or an angry face, you're actually controlling your husband or your wife. The message is, don't do this again. Magagalit na naman ako. I will punish you if you are kind to your mother. You know, that is so evil. Tradition has it that John took Mary to his estate in Ephesus, high in the mountain. These are the mountains of Ephesus, away from exposure to people and to danger. And tradition has it that John built a house for her. In fact, that house is still standing up now. Yung bahay, huwag ako, ang inyong tingnan. Sa likod, yung ibaba nun, yung foundation is proven to be first century. Panahon talaga, pagkamatay ni Jesus. And then yung pataas, 7th century. Siguro nag-iba na, ni-repair pa rin. Because people had always gone to this house to pay respects to the memory of Mary. This is at Ephesus. And Christianity's first basilica was built at Ephesus. The Basilica of St. John. Who else? Kaya talagang si John, hindi lang si Mary ang dinala niya sa Ephesus, dinala niya yung pananalig. At ang kauna-unahang basilika ng sangka-Kristyanuhan, dyan natayo sa Ephesus. Talagang John accomplished much. He was blessed by God. Not only because he was Jesus' disciple and friend, but because he also became son to Mary, Jesus' mother. Who knows what kind of blessings he received from Mary. Sa dinami-rami ng mga naging disciple, siya ang nakasama ni Mary hanggang pagtanda. So maaaring sa kanya na ikwento ang mga kwentong hindi alam ng iba. That's why the book of John is the most highly developed, theologized gospel about Jesus. It is no wonder because John had a primary source, Mary herself. So you see, kung minsan mag-aalaga kayo ng tao, akala nyo, nagbibigay lang kayo, you'll never know what you could receive in return from God. But don't do it because you're going to receive something in return. But make sure that God owes nobody anything. When you do good, God rewards you. Ayaw ng Diyos na may utang siya. At pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, sabi niya, you do it to me. Eh pag gumawa ka naman sama sa kapwa, ganun din yung sinasabi ni Lord, you do it to me. Di ka naisabyanan mo, you're doing it to me. You are nice to your daughter-in-law. You are nice to your mother-in-law. You are doing it to me. Ang simple ng katotohanan. Hindi pwedeng takasan, hindi pwedeng iwasan yung lente ng Diyos na nakailaw sa atin, nakabantay. God is watching us. We must behave correctly. So, what else do we learn? Love your beloved's loved ones. Pagmahal ni Jesus, mahal din ni John. Ngayon, take note, stepmothers. Stepfathers. Magkakaroon kayo ng asawa na may anak na, byuda na siya o byudo, mahalin nyo na yung mga stepchildren nyo. Sandali lang naman sila bata eh. Tatanda din yun, magkakaroon ng sariling buhay, magiging independent,
ang naitanim niya sa puso nila, pagmamahalan, hindi pagkabuhi. Dahil tatanda din kayo, tapos yung mga stepchildren niyo, sila na naman yung mga nasa poder, anong gagawin nila sa inyo? Napakalaking pagkakamali ng mga stepfather o stepmother na hindi mahalin ang stepchildren nila, lalo't pag malupitan pa. Para bang hindi nyo iniisip na tatanda kayo at sila yung lalaki? Karang kayo na lang balagi ang may kapangyarihan at bata silang pwedeng pagsamantalahan ng kamusmusan? Be wise. If you cannot be godly, at least be wise. There will be a role reversal. Maiiba yan, mapapalitan. Make sure nang itinanim mo maganda para nga anihin mo maganda. Take note, half-brothers and half-sisters, in-laws. Pag mahal ng asawa nyo, mahalin nyo rin. Pag mahal ng kapatid mo, mahalin mo rin yung hipag mo kasi mahal siya ng kapatid mo. Huwag mong hatiin ang kanyang puso. Meron akong isang counselor dati, talagang hindi magkasundo yung nanay niya at yung asawa niya. In all seriousness, sabi niya sa akin, gusto ko na magbaril sa sarili. Dahil bakit tortured na ako sa dalawang babaeng ito, pareho ka namang hindi pwedeng itapon. Ba't di nalang sila magkasundo para ako tumahimik? Ba't lagi sila nagko-contest? Hindi naman contest ng asawa at saka ina. Paano magiging contest yun? Magkaiba yun. Litong-lito, hating-hati tuloy yung tao. So, inalagaan ni John si Mary. We must get the theology correctly, ha? It was not the case of Mary taking care of John. It was Mary who was taken by John to his home. So, napakaraming maging blessing. But you also have a lesson from Mary. Be a blessing to those who take care of you. Halimbawa, kayo yung may sakit, kayo yung pasyente, inaalagaan, padaliin nyo naman sa nag-aalaga sa inyo. Huwag kayo mag-inarte. Huwag nyo nang dagdagan ng hirap nung nag-aalaga sa inyo na ito yung makikita kayo, daing kayo ng daing. Wala na kayo magandang news. Siyempre, nakakadala na rin punta nyo. Kakadala namang dumalaw sa nanay, puro na lang daing. Kahit ka pa ina, nakakasawa din yung puro daing. Niinom nyo bang gamot nyo? Oo, ang pait-pait nga eh. Di huwag nyo inumin. O nahihiga ba kayo? O nga, inip na nga ako dito. Eh di magbunot kayo, umakit kayo ng buko, magkopra kayo, nainip pala kayo dyan. Diba? Libangin nyo sarili nyo. Kung kayo yung pasyente, alangan mo pati paglilibang sa inyo, ibigay nyo pa sa kapwa. Hirap na ako dito sa higaan. Sa sahe, gusto nyo? Yung ayan na naman, ang sakit ng injection. O ayaw nyo ng pa-injection, gusto nyo na mamatay. Ibig sabihin, padaliin nyo naman sa nag-aalaga sa inyo yung pag-aalaga. Hindi yung sila na nga itong gumagasto, sila yung nagbabantay. Kasi wala pa kayong luha kundi magbubusa ng magbubusa. Eh, kayo nga itong may sakit. Meron tayong krus na pasan-pasan. Tiki-tigisa tayo. Yung krus nyo, huwag nyo ipapasan sa iba. May nararamdaman kayo. Pero kung hindi ka na tumitingin lang kaatungal, pati yung bantay mo na natutulog, magigising, maaaburido na rin yun. May mga krus na sinosolo ang pagpapasan kasi hindi mo naman talaga pwedeng ipasa sa iba. Siya rin may krus, pasan niya, hindi niya binibigay sa'yo. Yung mga asawa ng OFW, susulat pa doon sa asawa na sa abroad, o magte-text, inip na ako, miss na kita, daddy. Anong gusto nyo, lumipad siya para kayo puntahan agad dahil miss na miss yun? Kailangan nyo pa bang sabihin yon para maghirap yung loob niya? Pagaanin nyo ang dala ng kapwa. Hindi ko mo may sakit ka, entitled ka na gawin mong miserable lahat ng housemates mo. Iinit na yung ulo mo, nagsisisigaw ka na dyan kasi pinagbibigyan ka. Kailangan tulungan mo rin sila. Pare-pareho kayo magpasan ng mga pasanin sa buhay. Para hindi isa lang o konti lang ang mabigatan. Mga kapatid, meron kayong isang kuya o ate o isang kapatid na medyo may kaya. Siya ang bumibili ng gamot, siya ang bumibili ng malalaking bagay para sa magulang nyo. Bumili naman kayo kahit tsampoy. Kahit ano lang maliit na bagay, hindi yung lahat nakaasa doon sa nagbibigay. Eh, siya naman kasing may kaya. May kaya ka rin. So, according to your kaya, ibigay mo rin. Kasi konsuelo din ang isang kapatid na makita na yung iba, gumagastos din, kahit konti lang. Ibig sabihin, hindi naman ipinapasa na sa kanya lahat. Kailangan tulong-tulong.
Ganyan ang pamilya. This is the unwritten contract. This is the holy covenant so that there will be order in society. Because if you don't show people that you're also willing to help and contribute, they will become selfish and they will take care of themselves. Dahil parang aabusuhin mo, you teach them to be defensive. Kahit konti ang kontribusyon mo, ibigay mo. Hindi yun lang may malaking kita ang may obligasyon. Lahat mayroon. Now, lesson for John's, meaning every one of us, you take care of the seniors, not the seniors taking care of you. Hanggat maaari, magpakatino. Naikwento ko na sa inyo noon, uulitin ko, dati meron ako miniminister na dyan sa Bilibid. Once a week, I'll go there. Tapos ang dami ko nakakasabay doon sa security, nag-check ng mga dala, baon, ano, nire-requisa ka sa gate. Ang dalawang matanda, matanda na talaga yung mag-asawa, lagi ko silang nakikita. Mas madalas pa lang dumalaw kaysa sa akin. Sino pong dinadalaw nyo dito, nanay? Yung anak namin. Eh, biruin mo naman yung anak nila. Eh, ang haba-haba ng sentensya. Dalaw ng dalaw yung mag-asawa. At malayo ang pinanggagalingan. Sumasakay pa sa bus, naglalambitin sa mga tricycle. May dalang mga nilutong ulam, may mga payong para kung umulan. Mag-asawang matanda na. Ayun, ayoko i-judge yung anak nila kung guilty or not guilty. Right? But the point is, do what you can para huwag kayo makulong. Don't commit a crime. Para yung mga magulang nyo naman, hindi dalaw ng dalaw. Baligtad kayo dapat ang dadalaw sa magulang, di ba? Pero magulang is magulang. Guilty ka pa o not guilty, love ka pa rin yan, dadalawin ka pa rin. Pero unfair naman na ganun ang gawin natin sa kanila pagtanda nila. So my point is, magpakatino hanggang kaya. Kasi mas matino ka, mas maginhawa ang magulang mo. Eh yung adik-adik ka, 40, 50, ninanakawan mo pa yung nanay mo ng pamalengke dahil para lang pambili mo na kung ano-ano mga pang-fix mo. Ang tanda-tanda mo na wala ka pang trabaho, pati load hinihingi mo pa sa nanay mo. Unfair. Kailan pa siya magpapahinga? Kakamatayanan niya na ikaw na lang yung aalagaan niya mula simula hanggang dulo. Kaya kailangan mga anak, grow up. Be responsible. Give your parents rest. Make it your high ambition to give your parents the rest they deserve. And not rest coming from kuya or ate, but rest coming from you also. May contribution pa din doon. More than rest, give them pleasure. Give them happiness. Make something of yourself. Kailangan may ambisyon ka. Masipag ka. Produce surplus goods so you can help others, especially your friends, your parents, people who depend on you. Huwag kayong makontento na basta nalang kumikita ng kulang. Try to earn more and more. Be more productive. Is within your capacity. Siyempre, iba naman talagang todo na, pero nandun na, ewan ang magagawa natin, ayun na yung todo. Pero tiyakin nyo lang nakatodo. Ephesians 4:28, be honest and work hard so you will have something to give to people in need, especially your aging parents. Sisikapin mong kumita ng marami para yung pangangailangan ng asawa mo at mga anak mo mapuna nang hindi sila magseselos pag binibigyan mo yung nanay mo kasi meron namang enough. At kahit hindi enough, pinaghahati-hati mo kasama sa budget ang magulang. Lesson for parents, of course, earn and deserve your retirement. Maging mabuting magulang. Minsan lang kayo maging magulang. Minsan lang 1 year old ang inyong anak. Minsan lang 5 years old. Minsan lang. At pagkatapos nun, after 20, 21, 22, usually, they're already semi-independent, autonomous, hindi na kayo masyadong needed. So yung konting-konting panahon na yon, give your best. Give your best. And try not to be a burden even at old age. Magandang ambisyon ng magulang at may mga kilala kong ganung magulang at salamat naman, kaya nila. Hindi naman nila laging kaya eh. Hindi naman lahat ng tao kaya yon. Pero ang ambisyon niya, asan niya, alam mo,
ang aking hangarin hanggang magpantayang pa ako, eh hindi ako aasa sa anak. At kung maaari ako pa yung patuloy na magbigay, it's a good ambition of parents. Hindi yung, oy, 17 ka na ha, kailangan magsimula na natin, baligtad rin ang mga role natin, ikaw na lahat. May ganun eh. Parang akala mo talaga, nag-invest siya sa stock market, gusto na niyang kumita yung mga interest niya agad. Pero napakaganda rin ambisyon ng magulang yun. Biruin niyo kung ambisyon ng magulang, hindi siya magiging burden. At ambisyon naman ng anak, lagi siya magbigay. E di, there's an outpouring everywhere, nag-uumapaw ang mga blessing. Kesa yung parehong kuripot, parehong ayaw magbigay sa isa't isa, magsasara ang tindahan, magsasara ang planeta, because the world will not run. 1 Timothy 5:8, people who don't take care of their relatives, and especially their own families, have given up their faith. They are worse than someone who doesn't have faith in the Lord. Ang hindi daw nag-aalaga ng mga sariling kamag-anak, lalo ng pamilya, masahol pa sa hindi nakakakilala sa Diyos. Of course, nung araw na sinulat ang mga ito, wala pang SSS, wala pa mga magulang na may mga investments and placements o pension, wala pa mga senior privileges, pero ganun pa man, meron man nun ngayon, the idea is the same. Naiiba lang yung details. We take care of our family. Kaya dapat natin i-consider mga magulang, be good, be your best. Could you be neglecting needy people who deserve your help? Who are entitled to your help by virtue of your relationship? Especially an aging parent or elder, or maybe a needy friend of your parents who have been good to your parents. And worst of all, could you be neglecting your own child? Maraming ganyang mga kalalakihan, magga-girlfriend, bubuntisin, tapos kakalimutan na, bahala na siyang mag-alaga doon sa anak na yon. Walang kakonsyensya, walang lingon-likod, para lang siya nagtanim ng okra sa bukid, nung binuntis niya itong babaeng, bahala na si babae. At para makalusot siya, babalik na rin pa niya, akin ba yan? Eh bakit mo tatawihan ng babaeng, hindi ka sure pag nagbuntis ko sa'yo o hindi, di ba? Pero yon mga palusot para ho maging huwag karoon ng pananagutan. Kasi ayaw managot. Kasi kung gusto niya managot, kaya kanya kaya hindi, edi tutulungan mo. Be responsible. Ang dami-daming responsableng tao, sariling anak, hindi kinikilala. Hindi itinataguyod. Ang dami tuloy lumalaking bata na maladjusted. Kulang sa pansin. Kulang sa pagtingin. Kahit na lang sino tuloy ang mga loko sa kanya na parang may pagtingin, sumasama. Kasi naghahanap ng pagmamahal. We produce so many dysfunctional people because we neglect to love children. At ang mga sugat pa naman ang damdamin ng bata, pag hindi kumilala sa Panginoon at pagka hindi nagpatawad, dala buong buhay. Yung pait, yung sakit. At meron siyang tendency gantihan ang mundo. Kahit hindi yung mga individual ang nanakit sa kanya, basta mananakit din siya. Let's produce people who are full of love so they'll be loving. Kailangan gawin natin yung ating mga God-ordained roles. When God created people and created the families, He had a kind of order in mind. An order that enables people to give their best and then to receive the best from others. A social order that sees a very smooth transition from generation to generation. Don't let modern inventions and modern interruptions in these traditions disrupt your family, your personal life. You have to process this. Some traditions are precious. They must not change. One of that is that parents take care of their children, children take care of their parents. No matter what modernity happens. Dear God, we thank you that you have these things in mind, and we can read in the Bible very basic and clear guidelines how to live lives as families.
Paalala mo mga pananagutan namin, patawarin mo kami kung meron kami naging mga pagkukulang. At ngayon, ang paalalang ito, magsilbinawang lakas para gawin namin ang tama. Ituwid ang liko, simulan ang dapat simulan. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan ito sa ating buhay at sa buhay ng mga malapit sa atin.